Ang paniniwala na mayroong Diyos na tagapaglikha ay isang konsepto na malalim na pinag-aaralan sa teolohiya at pilosopya. Ang pag-unawa sa kanya ayon sa disenyo ng sansinukob ay nagmula sa mga obserbasyon ng mundo at ng ating lugar dito, pati na rin sa ating mga karanasan bilang tao. Sa pamagitan ng pagninilay, pagpapalalim ng pananampalataya at pag-aaral ng iba't ibang mga larangan ng agham at pilosopya, mas naintindihan natin ang ideya ng isang makapangyarihang Diyos na may layunin sa kanyang nilikha. Ang kalikasan bilang patunay ng may likha. Isa sa mga pinakalumang argumento para sa pag-iral ng Diyos ay tinatawag na argumento mula sa disenyo. Ayon sa argumento mula sa disenyo, makikita natin ang katibayan ng Diyos sa mga komplikadong sistema ng kalikasan mula sa pinakamaliit na mga selula hanggang sa napakalaking mga bituin. Ang order at balanse sa kalikasan ay nagpapakita ng isang masusing pagpaplano na hindi maaring nagkataon lamang. Ang mga bulaklak, puno, at mga hayop ay nagpapakita ng kagandahan at kasiningan na tila baga nagmumula sa isang malihayang isipan. Ang ating planeta, halimbawa, ay maingat na nilagay sa tamang distansya mula sa araw upang masiguro na ang buhay ay maaring umunlad. Ang presensya ng tubig, hangin, at pagkain ay nagbibigay ng sustento sa lahat ng uri ng buhay. Ang mismo mga bataas ng kalikasan ay nagpapahiwatig ng pagiging masinop at eksakto. Ang mga kilalang siyentipiko gaya ni Isaac Newton ay naniniwala na ang pagkakaroon ng mga batas ng pisika ay patunay ng isang makapangyarihang tagapagdisenyo. Ang disenyo ng tao sa ating sariling katawan, makikita natin ang kahanga-hangang disenyo. Ang mga mata, tainga, puso at utak ay mga komplikadong bahagi na nagtutulungan upang mapanatili ang buhay. Ang kakayahan nating mag-isip, magdamdam at umibig ay nagpapakita ng isang mas mataas na layunin ng ating pag-iral. Hindi lamang tayo ginawa upang mabuhay, kundi upang makipag-ugnayan at makipagkapwa. Ayon sa mga teolohiko, ang ating kakayahang makapag-isip at magpasya ay nagbibigay diin sa ideya na tayo ay nilikha ayon sa imahe ng Diyos. Ang mga tao ay nagtataglay din ng moral na kaalaman, isang likas na pakiramdam ng tama at mali na nagpapakita ng disenyo ng isang tagapaglikha na nagtataguyod ng kabutihan. Kung walang Diyos, paano natin maipapaliwanag ang ating likas na damdamin na kumikiling sa katarungan, pagmamahal at kabutihan? Argumento ng unang sanhi. Ang isa pang argumento na sumusuporta sa pagkakaroon ng Diyos bilang tagapaglikha ay ang unang sanhi o causal argument. Ayon sa argumentong ito, lahat ng bagay na umiiral ay may pinagmulan o dahilan. Ang isang puno, halimbawa, ay nagsimula bilang isang buto na galing naman sa ibang puno. Ang bawat epekto ay may pinagmulan, at kung babalikan natin ang kadena ng mga sanhi at epekto, kailangan nating umabot sa isang unang sanhi na walang pinagmulan. Ang unang sanhi na ito ay Diyos, ang tagapaglikha ng lahat ng umiiral na bagay. Pagsasama ng agam at pananampalataya. Sa kasaysayan, mayroon mga tao na inakalang magkasalungat ang agam at pananampalataya. Ngunit sa mas malalim na pagsusuri, maraming mga siyentipiko at teologo ang naniniwala na ang dalawang ito ay maaring magkasamang umiiral. Ang agham ay nagbibigay sa atin ng mga paliwanag kung paano gumagana ang mga proseso ng kalikasan, ngunit hindi nito kayang ipaliwanag kung bakit umiiral ang lahat ng ito. Halimbawa, ang teorya ng Big Bang ay nagpapakita kung paano nagsimula ang universo, ngunit hindi nito naipapaliwanag kung ano ang nasa likod ng malaking pagsabog. Sino ano ang nagpasimula nito? Para sa maraming mga naniniwala, ang sagot ay Diyos. Ang kalikasan ng Diyos. Bilang tagapaglikha sa teolohiya, ang Diyos ay madalas na inilalarawan bilang omnipotente, makapangyarihan sa lahat, omnisciente, alam ang lahat, at omnipresente, naririyan sa lahat ng dako. Ang mga katangiang ito ay nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa ideya ng isang Diyos na nagdisenyo ng universo. Bilang omnipotente, siya ay may kapangyarihan upang lumikha ng lahat ng umiiral. Bilang omnisciente, alam niya ang lahat ng aspeto ng kanyang nilikha, mula sa pinakamaliit na bahagi hanggang sa pinakamalawak na kalawakan. At bilang omnipresente, siya ay palaging naroroon sa bawat sulok ng universo, tagamasid at gabay sa lahat ng kanyang nilalang. Sa Biblia, ang Diyos ay inilalarawan bilang isang maawain at makatarungang Diyos na mayroong malinaw na layunin para sa kanyang nilikha. Ang aklat ng Genesis ay nagbibigay ng malinaw na paglalarawan kung paano nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa loob ng anim na araw. Kahit na ito ay maaring ituring ng ilan bilang isang metaphorical na kwento, ipinapakita pa rin ito ang Diyos bilang isang mapangyarihang lumikha na nag-aalaga sa bawat detalye ng kanyang gawa.
Layunin ng paglikha. Sa maraming tradisyon ng pananampalataya, naniniwala ang mga tao na ang Diyos ay may malinaw na layunin sa kanyang nilikha. Hindi lamang ginawa ang universo ng walang dahilan, ito ay may layunin at kahulugan. Para sa tao, ang layuning ito ay nauugnay sa pagkilala at pagsamba sa Diyos at pamumuhay ng naaayon sa kanyang mga alituntunin. Sa pamamagitan ng ating mga aksyon, naipapakita natin ang ating pagpapasalamat at pagmamahal sa ating tagapaglikha. Isa sa mga pinakamahalagang konsepto sa pananampalatayang Kristiyano ay ang ideya na tayo ay mga katiwala ng mundo. Ipinagkatiwala ng Diyos sa tao ang responsibilidad na pangalagaan ang kalikasan at ang mga nilalang dito. Hindi lamang tayo nilikha upang umiral, kundi upang maging mga alagad ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang kabutihan at pagmamahal sa lahat ng nilalang. Ang papel ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay isang mahalagang aspeto ng pag-unawa sa Diyos bilang tagapaglikha. Bagamat maraming ebidensya ng disenyo sa kalikasan, hindi lahat ay maaring makita o may paliwanag sa pamamagitan ng lohika lamang. Ang pananampalataya ang nag-uugnay sa ating karanasan sa Diyos, nagbibigay daan sa atin upang magtiwala sa Kanya kahit na hindi natin lubos na maunawaan ang lahat. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nakikilala natin ang Diyos bilang isang personal na nilalang na nagmamahal sa Kanyang nilikha. Maraming mga tao ang nagsasabing ang kanilang pananampalataya ay lumalalim sa pamamagitan ng pagmamasid sa kalikasan. Ang kagandahan ng isang paglubog ng araw, ang katahimikan ng isang kagubatan, o ang kapayapaan ng isang lawa ay nagbigay ng sulyap sa kahangahangang kapangyarihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga bagay na ito, nararamdaman ng tao ang presensya ng isang mas mataas na nilalang na siyang pinagmumulan ng lahat. Mga hamon sa paniniwala. Bagamat maraming ebidensya nagpapahiwatig ng pag-iral ng Diyos bilang tagapaglikha, hindi lahat ay naniniwala dito. Ang ilan ay naniniwala na ang universo ay nag-evolve sa pamamagitan ng natural na mga proseso lamang at walang kailangan na Diyos upang ipaliwanag ang mga ito. Ang mga ateista, halimbawa, ay hindi naniniwala sa isang makapangyarihang tagapaglikha. Bagkus ay itinuturing ang universo bilang isang produkto ng random na mga pangyayari. Ang mga tanong tungkol sa pagdurusa at kasamaan sa mundo ay isa pang hadlang sa paniniwala sa Diyos bilang tagapaglikha. Kung ang Diyos ay makapangyarihan, bakit may mga digmaan, karahasan at kalamidad? Kung siya ay mabuti, bakit pinapayagan niyang mangyari ang mga masasamang bagay? Ang mga ito ay mga katanungan na patuloy na pinag-aaralan at pinagninilayan ng mga teologo. Paglalakbay patungo sa pagkilala sa Diyos. Ang pag-unawa sa Diyos bilang tagapaglikha ay isang paglalakbay na maaring magtagal ng buong buhay. Hindi ito isang simpleng konsepto na maaring matutunan sa isang upuan lamang. Sa pamamagitan ng panalangin, lalim ng pananampalataya at patuloy na pag-aaral, unti-unti nating nauunawaan ang ating lugar sa nilikhang mundo at ang papel ng Diyos bilang tagapaglikha. Sa bawat araw na dumadaan, may mga bagong karanasan at kaalaman na nagtuturo sa atin tungkol sa Kanyang kabutihan, kapangyarihan at layunin. Ang karanasan ng Diyos sa araw-araw, isa sa mga mahalagang aspeto ng pag-unawa sa Diyos bilang tagapaglikha ay ang Kanyang presensya sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi lamang siya ang Diyos na lumikha ng sansinukob at pagkatapos ay iniwan ito upang gumana ng mag-isa. Sa halip, siya ay patuloy na nakikialam at nariyan, gabay at kasama natin sa bawat hakbang ng ating buhay. Sa mga simpleng bagay, tulad ng hangin na ating nilalanghap, ang pagkain na ating kinakain at ang kalusugan na ating tinatamasa, makikita natin ang mga biyaya ng Diyos. Ang mga milagro, bagamat hindi na kasing karaniwan gaya ng sa mga panahon ng Biblia, ay makikita pa rin sa ating buhay. Ang mga ito ay maaring nasa anyo ng mga hindi inaasahang pagpapala, paggaling mula sa sakit o mga sandali ng kaligtasan mula sa kapahamakan. Ang mga ito ay mga pahiwatig ng Kanyang patuloy na pagmamahal at presensya. Ang panawagan ng Diyos. Ang Diyos bilang tagapaglikha ay hindi lamang nagbibigay ng buhay sa lahat ng nilalang, kundi tinatawag din tayo upang tuparin ang ating layunin sa Kanyang disenyo.